baka best, ano, we'll start with your questions. Then, baka I can have a closing statement instead of an opening statement. Yung, well, yun yung isang bagay na palagay ko hindi ko dapat pag-usapan raw. Yung, I was told, for instance, that yung right of the prosecution, in this case, the ombudsman, no, to amend the information that they filed, parang up to a certain point, eh. No? So baka naman tulungan ko pa silang pahirapan ako. Kaya, yung ano yung plans namin, kami na lang muna siguro dapat may alam nito. But, and again, there are so many very technical terms as the lawyers. And my lawyers are still at the Sandigan Bayan. They're finishing certain things there. Maka best not to discuss those plans. Patricia Mangune po, sir, from TV5. Sir, ano na lang muna yung reaction ninyo because the VACC is pushing na isama daw po yung homicide doon sa case nyo sa SAF 44. Reaction nyo na lang, sir, dito. Okay, still, yeah. I just want to compose the answer to that. Yung nung una lumabas kasi yung complaint, di ba? I was being charged by being homicide resulting from reckless imprudence. At sa totoo lang, parang napag-isip lang ako nung panahon na yun na ako yung nag-i-insist na bawasan ang bawasan yung risk, no, towards this operation. And I can show you parang part of the, yung some of the slides pertain to that, no? So sabi ko, ako pa akong kakasuhan nyo na reckless kung ako yung parang nag-i-insist na bawasan yung risk. Okay? Baka I can show you some slides just to make this very clear. Yung bang letter nung 2013, kasama din sa slides, pwede ba niyo idagdag? Okay. Pakita ko lang muna. Ano? Hindi naka-slide. Baka we can proceed to the others. Pakita ka rin list nung inbox. Pakita natin box. Okay. Hindi ganito kakapal yung letter, JC. No? Okay. Okay. This is a letter addressed to me, dated... We received this March 20, 2013. No? It is a letter addressed to me. It comes from General Purisima, and it talks about an operation headed by Police Chief Superintendent Noel De Los Reyes, who I understand was a regional director for the arm at that point in time. Basically, it's very thin. It complains about the lack of cooperation from the AFP who are going to provide para equipment and men, no, to assist the PNP in arresting, if I remember correctly, ano, a member of a private armed group in the same area. No, this person resisted. I understand he was killed. There were two that were arrested. And on their way out, no, they almost suffered yung... Kapintakasi. Fortunately, the mechanized brigade was able to provide them assistance and they were extricated. So, as early as 2013, parang in-emphasize sa akin or tinuruan ako yung buong konsepto ng pintakasi. No? At just to be clear, ano ba yung pintakasi? Pag overwhelming yung pwersang kalaban ng gobyerno sa Muslim areas, lahat sasali. Okay. Jason, pakita mo nga yung inbox. Wala ito nangyari. Hindi. So, oh, teka, danan na natin ito sa paano nyo na-range. Teka, baka maguluhan kayo dito eh. Si Marwan. The next one is Usman. Tapos yung mga kaso na. Pakita lang natin, danan mo lang yung mga kaso. Of course, yung pinakasikat na ginawa ni Marwan was yung Bali bombing. No? He's supposed to be part of the Bali bombing. And what was very significant in the Bali bombing was yung kung naparoon yung scene in The Kingdom, no, may football game, may terrorist act, may pinasabog na bomba, nung dumating lahat ng first responders, nagpasabog ng pangalawa. So that was what they actually did in Bali. No, yung may first bomb, dumating yung, again, first responders, usisero, etc. They detonated the second one. Kaya, para may international warrants rin to si Marwan. Okay. Yung mga kaso ni Usman,
Hindi kaya dapat nandito ako. Nasa mail laptop nyo. Okay. Okay. Ito kayo. Ito kay Usman. Paki-emphasize ko lang, no? Sorry, walang pointer. Wala ba ako natatakpan? Bombing. Fake. Courts. Nakusan may mga kaso siya, all of these cases. Now, yung idagdag ko lang, at this point in time, roughly noon, nandiyan yung report, no? Na they had already set up an IED factory. At tapos ginawa na, they manufactured, they were selling these IEDs, and they were also offering to emplace the IEDs as part of their service. Okay? Paki-inbox na. Yung basically sinabi sa inyo. Doon tayo sa box. Saan ang anggulong abart po ako dito? Sige. Yan, okay. Sige. Ah, sandali. Bago, parang hindi na natin balikan. Taga-BACC ka rin siguro. Okay. Yung, ito kasama doon sa Exodus na pinresent sa akin eh. These are a total of 13, dulo yung Exodus. No? These are all the operations. Wait, teka, let me correct. These are some of the operations against these two. And the status. No? Not executed, executed, escape before arrival of troops. Not executed, no support from the AFP. Yung lahat ito mga pangalan to, para narinig ko na lang to nung binibriefing ako noong January 9. Okay. It has come to my knowledge recently that there were yung may AFP efforts, may PNP efforts, even before my time. Kasi pansinin niyo yung dalawa, yung mudslide catfish 2009. No? So meron yung JSOG operated. There were at least two, no, that they tried to implement. At siyempre, boy pa si Marwan, hindi pa na-arresto si Usman. So hindi nag-succeed. Si now-retired General Mel Balmoria, who was also head of SAF, also had an opportunity. And they were talking about in box. Yung segue doon sa box. Tama. Box. Okay. Ano nga pangalan ito? SMPS? Paano? SPMS. SMPS. Yung, ito yung tinatawag nilang box eh. No? Now, yung parating na tinatawag itong area nito, SMPS. Basically, because of the roads. Yeah? Saripagwak, Salbo, Mamasapano, Pagatin. So, yun ang, parang pag shortcut lang to talk about this area, SMPS. Box. Okay. Now, ano itong ganito? Ito supposed to be ang concentration ng itong BIAF, RMILF base commands. No? At saka ito. Tapos, PAGS refers to private armed groups supposed to be connected with Ampatuan or with the Ampatuans. Yung BIF naman, as you know, splinter group from the MILF. Ano naman yung Estrella? Ito supposed to be a location noong kusan ng bahay ni Marwan at ni Usman. It's not one house, ah. Yung they lived in separate houses. Okay. Now, teka, nandiyan next. Opo. Ito naman pinakita rin sa akin. Supposed to be, bawat isa niyang symbol na yan, who is the commander, how many men does he have, how many firearms do they have. Tapos, these are supposed to be locations within or slightly outside the box. Okay. Importante lang yan, dahil sinabi sa akin ni Peñas, teka, next slide, para kompleto. Yan na ba yung friendly? Okay. So, hindi ba lahat ng mga pinakita ka ng slide dito, no? Tsaka may konti dyan. Meron naman tayong government forces, no? Ito, 21st Mechanized Company. Okay, ito yung, hindi ko maalala, Mechanized Battalion, Second Mechanized. Basta ito pa ganito, AFP units, pag may MPS na ganyan, these are police. No? So that's the town, Datu Saudi Municipal Police Station. Okay? Tapos meron kang mga separate companies. Itong DRC are the Divisional Reconnaissance Company. Okay?
Pinapakita ko na sa inyo to. Nandun nga yung operation. Parang sabi ni na Peñas, parang rough lang, no? Na tinanong ko kasi, tinanong sa area nga, one way in, one way out. Para pwede kayong mga corner nung lahat. Di ba, kanina? So, sagot niya, yes, sir, we assure you, we may one way in. Yung, meron kami way in, avoid namin lahat itong mga potentially unfriendly forces at dalawa minimum ang out namin na tinuro niya opposite nung way in. Okay. Now, one of these roads, I'll have to check my notes. Sorry, I didn't check my notes. No. Dito talaga yung bulk of the SAF, yung companies na, there were five companies in support of SAC 84 and SAC 55. And these were the SACs 41 to 45. Some of them would be deployed ito, after na, no? Kasi ang lulusob, yung 84, ang tagabantay nila sa kanila, yung 55. Tapos, pag umatras yung 84, sasaluhin ng 55. Pag atras ng 55, sasaluhin ng 3 companies from the 4th Battalion. Tapos may dalawang companies nagbabantay ng kalye para hindi ma-stop. Okay? Ano pa yung mga slides natin dito? Ah, okay. Yung decision matrix. Pwede ba, gusto ko lang maintindihan nyo, pero baka pwedeng hindi natin masyadong highlight, ha? Mapaliwanag ko lang. So, ito yung points, no? As presented to me. Ano bang best? So, pakita nyo, ang best, yung concept of operations 4, tapos ito yung score niya, 32. It's the best. It talks about PGM. Ito yung off the record, pwede, no? Pero gusto ko lang makuha nyo, maintindihan nyo. It refers to, kasi PGM refers to precision-guided munitions. In other words, smart bombs. Bombahin na lang yung lugar na yun, no? Baka safer. Walang danger do sa operating troops. Okay. May rule lang, yung pagka-transfer sa atin itong mga equipment na to, ang rule is, dapat siguradong walang collateral damage. Now, they told me that one of the wives, you know, of either Marwan or Usman were scheduled to visit together with children. So, potentially magkakaroon ng collateral damage. So, prohibition against using this equipment at that point in time. Therefore, ang next best option was this. No, seaborne. Sino mag-implement? Concept 1, PNP SAF. Concept 2, with the AFP's JSOG. Tapos another version of PNP-AFP cooperation. Tapos sa dulo nga, ito seaborne. I just want to get it out of my chest, no? Nung briefing ako, sabi nila sa akin, the Seaborne is equivalent to the Light Reaction Regiment, which is one of the best units in the AFP. They are also assisted by a friendly ally. Ganun lang. Now, ang sabi sa akin, dito nanggaling yung 160. We will utilize 160 Seaborne troopers to effect the mission. Okay. Yung after nangyari na ngayon, January 25, I found out that... Delicious.